Bad trip si Coach Jenkiao sa resulta ng laban. Mas maganda pa panoorin ang patalasta sa break time kesa sa nilaro ng rain or shine. 42nd William Jones Cup kung saan irerepresenta nga ng rain or shine ni last two painters ang bansang Pilipinas. Kasama itong kanilang dalawang import na sina Nick Evans at ang isa sa mga naturalized import ng Gilas na si Ange Kwame. Ang home team agad mga idol, kanilang unang makakalaban ang team A ng Chinese Taipei. Starting 5 para sa Rain or Shine sina Sean Ildefonso, Andre Caracut, Nick Demuses, Bo Belga at Nick Evans. Well, opening quarter mga idol, 4-0 start para sa Chinese Taipei. Napasubo agad si Bo Belga sa big man ng Taipei, halimaw sa ilalim mga idol. Unang 4 na puntos ng Ross galing kay Nick Demuses, sinunda ng 4 straight points din ni Caracut, pero late minutes take over itong naka jersey number 1 ng home team. Importata nila to mga idol, kain na kain ang Rain or Shine dito sa first quarter. Puro error pa itong kanilang import na si Nick Evans. Kaya naman bad trip na agad dyan si Coach Jenkiao. Tambak malala ang Ross, 40-23, 17 point lead para sa Chinese Taipei. Second quarter, pinagsabay na ni Coach Jenkiao ang kanilang dalawang import. 5-0 start para sa Rain or Shine. Wing 3 pointer mula kay Ray ng Batak at floater naman mula kay Ange Kwame. Yun nga lang, nagpatuloy lang ang mainit na shooting ng home team. Ganda ng ball move mga idol. Hirap na hirap sa opensa ang Rain or Shine sa higpit ng depensa ng Chinese Taipei. Butata lagi inaabot ng Ross Lobo na sa 20 lamang ng Taipei under 2 minutes mark, 55-35. Mas nakaka-enjoy pa ata panoorin ang patalastas nila ate sa break time kesa sa nilalaro ng Rain or Shine. 57-37 end of first half mga idol. Leading scorer sa Chinese Taipei ang 19 points netong kanilang big man na si Will Artino. Entering third quarter, ayaw pa rin paawat ng home team. Pasok na naman agad unang pukol sa tres. Tila wala nang ka-energy-energy ang Rain or Shine mga idol. Hindi nakakasabay sa takbuhan sa Chinese Taipei. Mas lumobo pa sa mahigit 30 lamang ng home team mga idol. 3-point buzzer beater mula sa naka-jersey number 1 ng Taipei. 82-49 end of third frame. Fourth quarter mga idol, nagparamdam na ang import ng Ilasto Painters na si Nick Evans. Yun nga lang, sa laki na rin ang kanilang inahabol, wala na rin nagawa ang Rain or Shine. Kahit si Ange Kwame, hirap na hirap makapuntos dito sa big man ng Chinese Taipei. Final score 98-79, unang panalo para sa home team at unang talo para sa Rain or Shine. Next nilang makakalaban ang team B naman netong Chinese Taipei.